Kapital, no? Para makapagbili ng property doon sa Rosario. So it's over the increase in authorized capital stock infused by Greenergy. Sorry, Mr. Chu, can you go back to number one? Nalampasan ko lang yung... For that matter, can you furnish the committee with a hard copy of this presentation that we can follow? Sige po. And use that later on during our presentation. We have a printed hard copies daw of your presentation. Pwede po natin ipaprint. Tapos sabay ipadala doon sa mga sabay na doon sa mga dokumento na ipapahabol natin. May question yata si Senator Cayetano. Sige po, so can you go to the next slide and then you can take continue from there. So I guess sorry sir. Sa number 2 lang po. Number 2. Kanina number 1. Ayan. Sige po, then number 4. Okay, thank you. Sir, go ahead. Okay, so actually, ito na po yung presentation ko about yung relation ko sa Sanchamp at ang relationship ng Sanchamp doon sa controversial na property. Now, in answer po doon sa mga accusations po kanina, ang interview ko po kagabi, wala pong nagtanong sa akin kung magkano yung contribution ng aking kapatid. Pero inamin ko po naman na alam ko na nag-contribute yung aking kapatid. Ang aking kapatid ay isang sariling negosyante. In fact, para sa akin, siya ay mas mahusay, mas magaling sa akin dahil nung ako sa edad niya, wala akong ganitong kakayahan. Siya po ay may sariling ambisyon. Hindi katulad ko na ang focus ko ay negosyo. Mr. Chu, can you stick to your presentation because we will ask those questions to Mr. James Chu himself, okay? You don't need to answer for him for now. Salamat, Your Honor, but ang pagkakaalam ko, pinapasagot po ako kanina ni Mr. Chairman tungkol doon sa mga sinabi po ng ating resource person. Tapos ka na ba sa presentation? Tapos na po. Yan na yun? Yan yung explanation mo na yun na yun? Simple lang po ako, Mr. Chairman. Ako po ay negosyante. Pag-aari ko yung Greenergy. Pag-aari ng Greenergy ang Sanchamp. Pag-aari ng Sanchamp ang Rosario. Walang mga TCT? Walang pinapakita ni TCT o ano? Mr. Chairman, ang nabili ko ay usufruct of the land. Ngayon, yung TCT, upon the completion, after na-turn over sa akin, tsaka nila matatanggap yung next tranche na payment. So you're not the owner sa ngayon? I am the owner over the rights. The rights, yeah, of the... Pero ang ginamit na term na owner, alam mo, ibig sabihin nun, owner, you own. No, normal po sa... You have a usufructory. Normal po sa agri sector, yung ownership over the usufruct of the land. Oo nga, pero hindi ka nga owner. Magiging owner din po tayo. Future tense. Okay, hindi. So hindi ka owner sa ngayon. Hindi pa owner. Okay, so sige muna. Hindi muna. Pero yung ilang interview mo, you are very sure ako po ang may-ari ng 145 hectares. Opo. So may kaibahan, di ba? May kaibahan doon sa statement mo yesterday and statement mo ngayon. Para po sa aming mga... Hindi, tinatanong kita. Sinunod ka ng chairman eh. Opo. Ikaw ba may-ari? Opo. Ngayon? Opo. Ako po ang may-ari ng farm. Ako po ang may-ari ng farm. Ang sinabi mo, ikaw ang may-ari ng 145 hectares. Opo. Tingin mo na, siguro ayusin mo muna yung kwento mo. Naguguluhan ka. Kung anong personality ang humaharap sa amin ngayon. Your Honor, meron pong pagkakaiba ang ownership ng land sa ownership ng plantation. Sa agricultural sector, dahil po dun sa agrarian reform restriction, hindi po maaari na isang kumpanya ay magkakaroon ng pag-aari ng ganitong lupain. Yes, but categorically,
during your past interviews, you said you own the Hacienda Binay and everything on it. Sinabi mo, walang qualifications. Ngayon, tinatanong, hinahanapan ka ng TCT. Huwag kang umiling. Dahil naririnig nung lahat na sinabi mo, hindi ka pamayari. Sinabi mo ngayon lang. Can we read back? Ano yung sinabi niya? Magiging may-ari daw siya ultimately. So anyway,